Time go live. So yon, sa PC na ako magla-live ngayon at medyo mabubullshit nga ako ng ano pag nagla-live stream sa phone. Actually okay naman talaga kanina, biglang ano eh. Talagang biglang biglaan nga na ano nga ba yon? Ano ba explain yon? Wait nga. So share ko lang to sa ano nga. Bigla nag-update. Ang galing, di ba? Pero at least ngayon yung audio ko ang gagaling sa Razer Siren ko ngayon. So, very nice siguro yung quality ngayon. Hope so. Actually, titignan ko pala sa phone ko. No! Wait nga. Naunggan pa crystal clear yung audio natin ngayon. Ay, no, hindi pwede yan. Kukutusan kita. Sige, kukutusan kita. Sige, kukutusan kita. May pasensya. Uy. Medyo gigil mo ako, chacho. Oh. Gigil mo ako. Same, okay naman ata. Medyo mataas nga lang ano. Dapat ba ganyanin ko? Hindi, okay na yan. Baba. Ay, taas ako siguro to. Hindi, okay. So, yung pasensya, masyadong tatagalan nga to. Share nga kay Dreamon, Darkling Golem, tsaka kay Moto. Share ko nga lang saglit sa ano to, Facebook. Napakain na kita. Tataba ka na. Kita nyo naman, oh. Kita nyo naman gano'ng taba na to. Kita nyo yan, ha? Kita nyo yan. Parang buntis, oh. Tignan nyo, parang buntis, di ba? Kaya dapat, bawas ka, yun. Sige, magalit ka. Sabi mo, yan sa kama. So yun, share ko na to sa Facebook tapos as in na. Sobrang late ko na din nga nag-start kaya ano na din tayo. Kaya nga kay Julian, kay Maltek, bro. As I was streaming, YouTube, the YouTube app on my phone updated. Very nice. And yeah, share ko lang sa yeah, earlier stream, ano, hindi naman nag-crash, nag-update, bigla lang talaga nag-update. As in, mid-stream, naisipan lang talaga ng YouTube app ko sa phone na mag-update. Nice. Awkward talaga, sobrang awkward ng ano. Wait, okay ba yung stream natin? Hopefully, hindi naman, ano, parang, wait lang. Medyo nauhaw ata ito. Kuha ko lang ng tubig. Kasi last na to, nalalabas muna ako. Dito ka sa kamang minang.
Ay, nako. Sobrang bait, diba? Pero at least ngayon, magagamit ko na ang ano. Ito. Yung Razer Siren nyo ba, may RGB? May RGB yung sa akin dito. Around the shit, mga kuya. Char. Charot lang. Ay, nako. Pero yun, siguro start na nga tayo. So, main reason, di pala ganun ka-wide to. Siguro, address ko lang. Yan. Kita nyo din magulo kong kama. And yan, mukhang okay naman ata. So yun, kaya ito yung bonus unboxing ko. Yung Derma DX900 Vacuum. Yung mga pinagbibili ko, napansin nyo medyo napadami mga pinagbibili ko ng mga nakaraang araw, ganon, linggo, is mainly necessities ko. Naalala nyo yung monitor ko. Galing yun sa sahod ko. Napangregalo nga sa kapatid ko. Tapos yung Siren Mini. Ito. Magigigil ako ng aso na to eh. Wait nga. Then, thank you for searching to Razer. Yes, boy. Para saan worth it talaga? Ganda ng rumba ngayon. Legit by your... Kamanya. Kamanya, okay. Aba, talagang susubukan ako nito ah. Chacha, wag mo akong subukan ngayon ha. Wag mo akong subukan ngayon ha. Ako ay gusto kong matapos to. Gusto kong ma-check kung gumagana din to, ha? So yun, wait nga lang. Tama diba? Razer Siren yung gamit. Baka mama, ibang mic pala yung nakaon natin. Ayan, Razer Siren. So, yan. So, yun. Ito nga. Mainly mga necessities. Ito yung galing sa mga tulong na na-receive ko. Mga relative sa inyo, mga kuya. Kaya, visit yan. Mag-face mask pala kayo. Yun talaga. Matagal-tagal daw bago mawala yung ubo. After mo makarecover sa COVID, na yun nga nakakairita. Pero kaya mag-alala, uminom ako ng gamot. So, ang kabugin dibdib ko, pero baka mamaya may gumaya sa akin eh. Huwag naman ganun. So, yun. Mga necessities to, mga ko, maniwala kayo. And since ako na mag-asikaso ng mga pateles, mga kung ano-ano dito sa bahay, bumili na din ako ng maganda-gandang printer. Fax machine na din siya, which I'm not sure kung magagamit ko yun. Mainly for home use lang to. And itong specific E4270 is mainly for home use since cartridge yung ink niya. So hindi siya yung ano, yung refillable. Kasi parang ano, correct me if I'm wrong ah, kapag refillable yung ano, bibili mo na printer, dapat parang regular mong gagamitin since masama daw yun. Kapag mainly for business naman yung mga ganun eh, yung mga nagpiprint na computer shop ganun, yung refillable yung ink. Ay, nakakabwisit. Pero yun nga. Huwag talaga magalaw pala comments natin. Baka mamaya eh. Ayan. Ayan ako. It degrades. Ayan, kapag ganon. So, cartridge nga yung binili ko. Don't recommend this sa mga magbi-business. Ganon. Ito ang pala yung bonus unboxing nga natin. Yung vacuum na to. Straightforward. Pang vacuum, pang linis dito. Maganda dito. Siya yung compact. Na pwede mong gamitin, for example, sa PC mo. Tapos, kapag... Ba't ngayon ba ako yun? Kanina okay ako eh. Ba't ngayon nag-live ako? Tsaka, siguro dahil sa buwisit din. Kaya biglang nag-a-up ulit yung ubo ko. So, ito nga yung Derma DX900. Straightforward. Vacuum nga. Pwede mong gamitin sa may extension siya. So, parang pwede mo din siya gamitin na regular na vacuum cleaner. Ito nga yung bonus unboxing natin. Pero for now, eto muna ang unbox natin. For now. Yes, may Derma. You hiding some? What some? What am I hiding, bro? Ano yung CIS kay Dream On? Yun ba yung sinasabi yung parang natutuyo? So, yeah.
Actually, mapurol na nga ito eh. Sobrang tagal na sa akin ng knife na to eh. Once, sumakay ako sa LRT, na-scan to sa bag ko. Ay, na-confiscator. Buti may isa pa ako. Siyempre, hindi ka dinala sa LRT. Kaya lang ang may pauna ganito nun is for self-defense. If ever lang ka nabila. Mas mabuting handa na, mga kuya. Okay. Ay, wait. Paano tatanggalin? Ah, yung plastic. So, hahatakin. Actually, lalagay ko mo ito sa higa. Wait lang, as in saglit lang. Continuous ink system po ko. Ah, okay. Parang imamad nila yung printer so you can use cheaper ink. Oh, nga may gumagawa nun. Yung ano, yung parang regular na cartridge, regular na printer na may cartridge ink is mamod nga para maging, ayun, yung continuous. Eh, tama ba? Wait, nakalagay dito. Hatakin sa plastic. So, tanggalin muna daw to. Okay, so ito yung kasama niyang ink. Pag nakikita nyo maayos yan. Tapos, actually, grab ko na lang. Why not? Grab, pwede ka naman ata i-grab mula sa ano. Sa, kasi ang nakalagay sa instructions, hilahin ko daw mula sa plastic na to. And I don't imagine that going well. And yun ang problema. Pero, main reason kasi gamitin ko to is for scanning eh. And ang habol ko din kasi malaki-laki na din na kasi yung dati namin printer nag-scan din HP na maliit-liit na printer pero hindi niya na-scan yung mga long ano long sheets kanyari sa long band paper ganun. Wow bro, may CD pa who still uses CDs. So yan, may kasama pa siyang CD Kek W. Ang maganda dito, wireless na pala to. So for example, pwede mo i-connect mo phone dito using the Canon app. Doon na magpiprint mismo mula sa phone mo. Hopefully loud and clear pala ako. Hello, hello. Instruction guide na malalaman natin ngayong gabi kung gagamit ko yung babasahin ko pala yung instruction guide na to. Pero for now, so, ito nga yung Canon. Actually, I was expecting it to be bigger based dun sa picture, pero quite compact siya for, ano, ayun, basically parang all-in-one na to eh. And print some memes. I don't mind. Kek W. Kek. Ang maganda dito, yung sa binilan ko, yung link dyan sa description, if gusto nyo lang naman, is may 1-year warranty na siya. Kasi usually, 5.5 ko ito nabili. And ito naman, 1.5 with vouchers na yun. So, yun. Oo nga, no, kailangan ko pala yung isa pang extension. Medyo kulang yung masaksakan dito. Or, so, yun nga. Tapos, may natatawa ako. Eh, pero ako ko, may gumagamit pa kayo ng mga fax machine ngayon. Pwedeng mag-fax sa'yo ng mga shit. And, ayan. Oh, wait, color lang. Hindi pwede black and white kapag mag... Ay, hindi. So, mamaya, medyo, medyo siguro medyo matagal-tagal na stream nga pala ito, mga kuya, if you don't mind. Oo nga, no? When you're streaming on Twitch, yun nga eh. Ewan ko siya magkakaroon. As in, iniipon ko lang talaga yung para mga viewers ko ngayon eh. Tapos, saan to? Saan to? Ngayon, nasira ako na pala yun. So, yan. Ah, ito kapag ano, yung hihigupin yung papel, papasok dito. So, yan yung sheet. Tapos, dito siya lalabas. Na nakatuwa lang. Parang yung ano, parang mini version nga ng mga nakikita mo sa mga office, gano'n. Ito naman. Ah, okay. Dito yung lalagyan na ng mga paper para natin stickin. As in, inaano ko lang. Sobrang ano lang neto. Wait, may mga pull tabs eh. Wait, nilalabas ba to? Ah, okay. Dito yung ink naman. Wow. That is one big pull tab.
So ito, hindi na ba ito kailangan? Wait nga. Sa mga may alam ng printer na to, ah, baka alam niya na kung para saan to nahilay. Ay hindi. O, dyan lang siya. Tapos, lalagay ko na yung ink dito. So yung learning as I go ngayon. So, no, parang review na din siguro. Not sure kung paano tatawag ko. Basta yun. Ito, matanggal na. Alam ko na ito. Ito, legit, para saan ba ito? Pag binuksan ko ito, kasi ito siya yun. Bubuksan na. Okay, that doesn't sound good. Hindi ka napipilitin yun. Basta yun siya. Ah, okay. So, isang ganun pala siya. Kaya pala. Hindi ko talaga alam kung para saan ito. Basta nabubuksan ito. Itong part na to. Hopefully, okay naman pala. Okay. Hindi ko naman gano'n na ano. Nasira ko agad. Tapos, ba't ito mahimik pala si Chancho ngayon? Yan, tulog ka lang dyan. Kasi yun, nung ano, nung nagkasakit kami dito, yung nagka-problema na nga, medyo hindi napakain, pumayat. Tapos, recently, medyo lumubo na ulit si Chancho. Kaya, pinag-diet ko siya. Kasi last time na pinag-grooming namin siya, sabi ng vet doon, is, if hindi magbawas ng timbang si Chacho, is magkaka-joint problem siya. Kaya yun. Okay. Ah, pwede niyo siya konekta ng Ethernet cable. If gusto niyo na parang, ano, direkta. Parang gagawin yung ano. Hindi ako sure. First time kasi ako mag-handle ng ganitong printer eh. So, legit na learning as I go ako ngayon eh. So, yun. Sa mga bago dyan, this is the Canon E4-270. Ayan. All, halos all-in-one na printer siya. All-in-one pala talaga yung nakalagay. So, ito yung power cable. Ito yung USB. At gagamitin nyo siya sa PC nyo. Pero ngayon, hindi ko na-connect sa PC ko since medyo malayo yung PC ko sa ano, yung table na to eh. And medyo mahirap na yung setup ko ngayon. Gusto ko nga ano, ayusin to eh. Para yung live streaming, unboxing setup ko eh maayos. Abot ba sa outlet dito? Bro, di siya abot. Konti na lang. Aabot na eh. Pero wait lang. Anayin muna siguro natin siya. Set up muna natin bago ko isaksak. So, yan. Ito nga. A4. Ano yung LTR na papel? Nakalagay dito sa ano? LTR? Gusto mo bigat pala epekto ng pagka-overweight sa dogs. Ayun. Kaya nga. Yun nga yung sabi nung ano eh. Yung umano kay Chacho eh. Kapag di siya, ano, pag overweight nga sila, pagtanda nila masyado, medyo matanda na kasi si Chacho, 10 years old na siya eh. Yes, magkaka-joint problems nga sila. Ganon din naman sa ating mga tao, pero hindi ganon ka, parang lala, kumpara sa mga aso. Wala ko pa mag-install ng ink. Okay. So, di ganon na lang. As in, tanggalin nyo yung, and of course, yung plastic na nag-cover dun sa contact point na yun. Tapos, wait yung sa ink. Tama, diba? Ito, black to. Tapos, tama, pag ganun siya. As in, magano ba to? Mag-click ba? Wait nga, nakabahan ako. May mali ginagawa ko eh. So, nakalagay dito is ayun, slide. Ah, okay, bababa siya. Tapos, itataas ata. Ayun, okay. Pupush lang pala. Wala na palang gagawin. So, sa pag-install ng ink na itong E4-270, as in, push lang hanggat mag-click into place. So far, okay naman. Alam sa mga big breeds. Oh, may nakita na ba kayong overweight na husky? O golden retriever o ewan ko. Alam mong meron na din. So yan, of course, same din dito sa colored.
yung contact point, wag ay tanggalin yung plastic, of course. Then push it into place. Very nice naman. Ay, wait, tanggalin ko na pala ang pull tab na to. Ay, wait, galing. Parang tanga lang yun. So, ito ata kapag yung mag, ano, yung normal printing, dito may, ano, tapos yung papel. Wait mo. May hihilain pa ba dito? So, naka ganyan. Wait mo. Ah, okay. Pag ganun lang. Tapos, hindi ka pa matutulak pa paloob to. Ah, okay. So, hindi mo pwedeng, akala ko yung parang, ano, dito sa gilid yung, ano, manggagaling yung papel. Pero yung pala, parang naka-stick out pa dito yung papel. Tapos, isasak niyo. Isasak. Sorry na. Wait lang. Ano yung remote hole? Ay, hindi ko pa na-check yung, ano, ibang email ko. Recently, pasensya. So, ayun yung iba. Pati yung mananalo sa giveaway, ganun, maasikaso ko yan. Eventually, okay? Mag-alala mga ako yan. Excuse. So, wait lang. Kuha lang ako na extension. Tapos, iano ko lang to saglit. Chacho, tara. Post ka ulit muna saglit. Uy, tara. 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 Post ka muna saglit. Tara. Yan. Siya muna ulit yung host. Sige. Sit muna dyan. Sit. Sit. Sit ka muna dyan. Wait lang. Ah, kuya. Wala akong extension. Oops. Managal ako. Si Chacho muna yung host ulit. So, ikaw ako ng extension. Sensya, medyo cramp pala dito. Hindi ko pa masyado naayos yung ano, chacho number one. Nagtatanong lang ako eh. Tumit naman. That is... So, yan. Start ba? Ay, black color. Ay, ito pala yung power. Ito pala yung power button sa ano. Nitignan ko kanina dito. So, ito nga. Okay, bago ko ano. So, yun. Wait lang. So, pakita ko saglit yung mga shift niya sa harap. So, yung power button niya nga, ito sa harap pala. Ito. Tapos, ito yung ano. Pag quick, magsascan ka, tapos gusto mo black o colored, so may stuff yung piniprint mo. Ewan ko na yung ginagawa na iba nun ito. May okay, left right pin ko sa fax ata to, may back, alam mo Android yun ba? Charot. Kotney ko, alam ko. Tapos kapag mag-scan, okay. Tapos mamaya, hindi pala... Ay, alam ko, feeling ko ata pwedeng gamitin na pang scan din ata to. Tama ba? Ito. Like, dito ko kunin, tapos i-scan. Alam ko, pwede ata yun. Medyo pag-experimentuhan ko pa ito mga kuya. Upstream. Simba, masyado tumagal eh. Ayun, kay Sainax. Alam mo, masyadong problem sa ano? So, ito nga, gamit, dito ko binabasa yung comments ngayon sa Redmi Note 10 Pro.
Wala naman ang major problems eh. Legit. Ay, ewan ko sa ibang tao nga nagkakaroon sila ng problems. Pero yun na. Kasi dyan ka muna sa likod ko. Ito si Chachu sa likod ko. Okay, kung narinig niya, huwag kayo mag-print na madaling araw. Ay, English pa na. So, I haven't experienced any major problems with the Redmi Note 10 Pro. So, yeah, I'm not sure with other people, like, how are they having problems with their Redmi Note 10 Pro. So, I have mine updated to the latest version. I'm gonna discuss, and nakita nyo na din, so my main phone for the foreseeable future is the Poco X3 Pro. And di-discuss ko kung bakit ito napili ko kumpara dito and sa Camon 17 Pro. Getting stuck off screen. Actually, ang ironic, yung parang na-stuck off screen dito sa ano, Tecno Camon 17 Pro. Dito ko na-experience yung problems na ano, yung chat bubble sa Messenger is getting stuck off screen. Ah, ayo parang ano, if ganon, gusto ko pa din sa original winners, tapos siguro bigay niyo lang sa kilala niyo. Ganun na lang yung mangyayari. So for now, wait na. Install ko lang saglit yung Canon app. Canon. Ito ba yun? Canon Print Inkjet Selfie. Ano ba yung app sa ano? Ito ba? O ito ata? Piling ko kailangan ko muna connect sa PC ko to. Or, ayun na, we'll see. Pero sa Redmi Note 10 Pro ko, ayun, haven't experienced the problems with the chat bubbles. Shout out na po sa ating 13 viewers. Good evening nga po. Okay, pati kay Paul G. Ay, Chacho, nandiyan ka na sa likod ko, ha? Natutulog ka na dyan. Ako'y ayoko magwala sa stream, pero so, ito. Nasa likod niya. As in, ito. Ito siya. Kung di nyo kita. Ayan. Huwag kang malikot. Pinakain ako ito. Tama na yun. Hindi ka tataba. Ngayon, good evening din kay Sir Franco Nunez. Good evening, folks. Search. Ngayon, may pindutan ba dito para ano? Pili ko may pindutan pa para ano, makonnect siya sa wifi. So, setup. Ah, okay. So, na-detect ka agad. Yes. Okay, so yung ano, process, straightforward lang. As in, tap-tap lang. And once na turned on na yung printer, hindi mo kailangan i-connect sa PC mo para i-connect sa Wi-Fi. So, ito yung app ngayon. So, ayan. Oo, connected ka na. So, yun yung sound na maririnig nyo once na connected na siya. So, bro, this cock is annoying as hell. So, ito yung icon ng app niya. Pakita ko ba dito? Ayan, Canon. Hopefully, mag-focus ka. Yan, Canon Print. Ayan yung pangalan ng app na da-download nyo para makonnect yung phone nyo to the to your wireless, and may wireless Wi-Fi function to your wireless Canon printer. Wait, setup is not complete. Ano nangyari?
How did it fail, bro? Wait nga. Nagloko ata. Or ewan ko. Dapat ata pinatapos ko muna dito bago ko i-exit yung app. So, ito bili ko. 5-5 sa Shopee. Check nyo na lang yung links. Nasa description natin mga kuya if you want to buy this or ito. Bonus unboxing nga natin mamaya. Itong Derma DX900 na vacuum. So, paano ba mano yung error ano na to? So, ito, may tatlong LED siya. Ito, power. May arrow na to na hindi ko alam. Actually, buksan ko na to. Nakahirapan ko lang sarili kayo. Buksan ko na to. I mean, yeah. Considering na all-in-one siya and ganito na nga siya, parang yung mga mini nakikita nyo na parang full-size. Parang mga full-size talaga na printer, scanner, all-in-ones na nakikita nyo dati, pinashrink sa ganito. So, yun. Wait nga, yung mga LEDs. Gusto ko makita yung mga LED notification eh. Kung paano siya. Bro, wait nga. Cancel ko tapos. Ah, okay. Wait nga. Ano ko? Shutdown ko muna. Wait nga, dapat ba hold? Okay. Okay, yan. Dapat i-hold nyo siya para i-shut down. Tapos, yung icon na daw to, ito ata para i-pair nyo sa wifi. Ito. Yung button na ganon. May button na ganon sa printer na to. Kailangan nga lang i-hold daw. So, turn on ko ulit. Hopefully, okay naman to so far. Ay, hindi pa magpiprinting business. Ay, sorry nga pa kay Sir Salino. Is, for home use, like, bumiliin talaga ako ng printer na maganda na talaga. Kasi, from now on, malamang madami akong, mainly for scanning, and yung mga mabilisang, scan, tapos ano yung document, ano nga ba yun? Yung dito papadaanin. Basta yung pasensya, hindi ako masyadong knowledgeable dito. So, hold for 3 seconds. Yung button nga na pinakita ko kanina, once na on siya. Tapos, next. Okay, so sa setup niya pa pala siya dito. Region, others. Hopefully, okay pala to. Feeling ko mas maayos sa itong ginawa ko ng YouTube video to, pero gusto ko na din matry eh. Kung gumagana siya. Tapos ito, kukonnect nyo siya sa wifi nyo gamit yung Canon printer app. Yan, tapos may maliit siyang screen dito. Na, ayun, nandun yung indicator, ito, nakalagay, establishing connection ngayon. So, yan, hopefully okay naman so far. Yes po, check nyo nga po yung link dyan sa description. Okay. Okay, try natin ngayon. So, yun, papapiliin ka ng mga pictures dito sa phone mo. Tapos, ngayon ko. Tapos ito. Meron kayo mga printer settings ko. Ano yung paper size. Wait lang. Mag-focus ka. Bro, please. Please. Wait lang ha. Pahirapan eh. So, yan yung mga... yung paper type, borderless, color mode, kung gusto mo black and white, ilang copies. So, very nice and straightforward naman. So, for now, try natin short band paper. So, eto. Nag-crash mi UI ko. Wait, ano ba phone mo ngayon kay Sir Draymond? Ewan kong saan ka nawala.
Okay, na-connect ko na siya sa phone ko through the Canon Print app. Tapos, tatry nga natin yung wireless printing niya ngayon and kamusta naman yung quality niya. Gamit kong cam is tawag nan? Logitech C920 Focus. Wait nga. Hindi ko may aminta ako dito eh. Ito, short band na yung nasa ako yun. So, patasok ko na siya. Ba? Ano ba? As in, nakalawit lang siya. Ganun. Parang nakalawit lang siya. Ah, okay. So, ito pala. Nagagalaw pala itong nasa ilalim. So, itong nasa ilalim, yung parang slider na to, maku-customize mo sa laki nung or lapad ng papel na ipapasok mo. Sensya na po. Ngayon, trip ang 6-color printer. Mas maganda quality nun. Ano yung 6-color printer, Sir Hercelino? Binase ko decision ko sa review mo noon eh. Ah, okay. So, yan. Nagka-problem nga. Panandalian yung ano. Dahil sa recent basta yung update niya dati, nakalimutan ko, yung talagang na-leche-leche yung ano. Sinabi ko naman dati sa Redmi Note 9, nagka-software bugs na, pero nagka-leche-leche nga after nung update niya, after nun. Saan siya ako magulo? Hindi ko na din masyado maalalay. Basta yun. So yun, ganun. Sakto naman siya sa ano, or actually galaw ko pa, tara na. Para sakto siya. So, kailangan yung anuhin to para ipantay. Tapos yan. Okay naman nata. Tapos, try natin mag-print through my phone. Look clean ba? For colors. Ah, yun parang mas maganda yung quality ba? Ganun ba? Okay, para wait lang. Print the paper. Wait nga. 8.5 by 11 ang short band. Plain paper. Okay, umana siya sa bordered. So, ito yung settings na pinili ko ngayon para sa short band. Mag-focus ka naman eh! Bro! Yan, talagang kailangan la... At least kaya niya ilapit na lapit ta yung C920. Eh, mas mahal nga ang cartridge, pero yun talaga habol ko. Since kung continuous ink or yung refillable ink system yung bibiling ko, eh baka masira. Yung parang matutuyo nga yung ink na banggit kanina. Hindi naman ako yung araw-araw magpiprint eh. Again, more on print, scanning and... Ayun, siguro bihira lang ako magpiprint dito. Ewan ko, all-in-one lang talaga binili ko. Canon na din binili ko. Last time kasi HP, tumagal lang sa amin na isang taon nagloko yung memory. After nun, hindi na namin masabi kung ganong kadami pa yung ink nun. So, yung HP na nirecommend kay daddy dati, so, ano, bibili ka ng printer, brother, pinakaganda, pero pinakamaganda, pero hindi pasok sa budget, siguro second Canon. And third siguro ang Epson sa mga nag-isip na bumili ng printer dyan. So, okay na siya. Tapos, paano na? One copy. Ah, okay. Wait nga, ba't naano ako dito? Tapos yan, pag naano niya yung settings, i-back nyo lang. Nagpiprint na. Try ko print si Chacho ngayon. Tapos, pindot nila ang print. Nakakuha ba ng papel? Naman, hindi pala nakakuha ng papel yun, no? Kasi dapat hindi ko ata nakiwalay. Hindi naman ata problem yun. So, ganyan yung update ngayon. Ayan, dapat talaga halos araw-araw nagagamit, ganun.
Okay. Tapos, siya napunta. Wait, ba't ganun? Anong nangyari? Huminto. Kinain yung papel tapos huminto, bro. Ayan, may lang problema kapag ganun nga. So yan, medyo fail. Since huminto nga yung pag-print. Wait, ano, may ano ba dito? Printing nakalagay, pero napakatagal naman. Or dahil ba first print ko to? Or dahil wireless? Ewan ko. Na-choke siya. so far, Epson, 3 years na. Good for you naman. Ah, yan yung continuous kay ano? Kay ano? Tawag nan? Kay Sir Grimon? Okay, di ko alam kung nangyari ngayon. Pero, minto nga siya. Bro, huminto siya. Hindi ko lang kung ba't nagkaganon. Wait nga. So, ano yung balita ngayon ba? Wala. Okay, try natin maging patient ngayon. Tatry ko lang na maging patient ngayon. So, siguro... Of course, yan ulit. when 9 years, bro? Oh, hindi naman ako ano yung parang sobrang gandang quality ng pag-print. As in, yung function lang talaga, habol ko, legit. So, ano ba ang lower quality na ano dito? Ano ba ito? Ito pa din, tatry ko. Picture ni Chacho, ikakrap ko. Yan, basta ikakrap ko. Di ba pwede nga na to? Okay. Never mind. O baka dahil high quality, kasi 5MB din to, ewan ko. Basta tatry ko na lang. Ewan ko. Color mode. Alam mo lang ano sa quality. Like kung gusto mo ba good quality or bad quality. Charot. Okay. Maging patient tayo ngayon. So, yan. Iwan ko siya sa taas. Sige. Ayun. Nag-choke lang siya talaga nung unang print. Tapos makita natin quality ngayon. Although hindi nyo makikita yung full quality since webcam lang gamit ko. Pero ito nga yung first print natin using the Wi-Fi function of the Canon E4-270. Color corrections. Ah, may ganun ba? Ah, check ko pa yon. Okay, so far, so good. Nakikita nyo na kung sino piniprint ko ngayon, di ba? Roar, mocho. So, yun. Not bad naman kung quick print. Not the best. Pero mas maganda kung magpiprint kayo sa PC nyo mismo. Of course, hindi nyo maja-judge yung quality dito since you're viewing this through a webcam. Pero, not bad. Considering na wireless printing siya, magdabog ka na. May have Chacho pick show up in pick show. Magkakaroon tayo ng Chacho. Ay, daw pala yung sinabi. Sabi ko na, magkakaroon tayo ng Chacho review. Okay, maglama ko. Abangan nyo yun. Legit, Chacho review. So, yan nga. Ay, gusto nyo ba yung nakalagay ko sa ano? Actually, try ko ngayon. Scan naman tayo ngayon. Pwede pala mag-scan through the app eh. Alam ko, print lang pwede.
So, ito. Ito yung parang na main menu ng Canon print app. Ayan. Sa bawat bid. Sige, sige. Try mo na plain text. Wait lang. So, try ko ano. Ayan. Smartphone. Ano yung smartphone copy? Wait, ano yung smartphone copy function? So, wait. Paano yun? Ah, okay. Pwede mong ano... Like, wait, what? Ah, okay. So, ito ata, if I'm not mistaken, pipicturean mo yung document. Tapos, ipiprint mo. Parang i-correct. Tapos, ayun. So, actually, try natin ngayon is scan. Download siguro. Dami ko pala mga kalokohan ano dito. Use this folder. Ha? Bakit? Pictures. Oh. Okay. Tapos pwede yung change yung settings kung ganong ano. Anong dimensions ng ano mo kapag mag-scan ka. Ayun, parang ganun document scan nga siya. Yung smartphone. Ba't nga hindi ka mag-focus? Wait lang ah. Let's check ah. Nakita ba? Dahil bakita mukha ko. Ayan. Data format, document type, color mode, document size. Ayan. Dumudulas na ako dito dahil sa asong to. Ayan. Ano pa yung phone ko. Dumudulas na ako dito sa inumpuan ko. Kasi. Ayan. Ayan. Kita nyo yan? Ayan, hindi ka makaupo na maayos, di ba? So, yung try natin ganito. So, paano ba yung tamang orientation nito? Orientationeering. Charot. Hindi ko alam. So, try natin ganyan muna. Siguro ganyan. Feeling ko. Tapos, try natin scan ngayon. Dulo ni. Anong dulo mode? So, what do you mean by that? Sa right. So, kasi, ganyan siya. Yan, ganyan. So, paganyan siya. Paganyan. Ganyan ba? Moto? That's what you mean ba? Maganto? May arrow dito. Sa, so, ito, tama ba? Yung arrow kasi nandito. Tapos, bali ganyan ba? Tama na ba yung kanina? Kasi yung may arrow na binabanggit dito eh. Si Melly, shoutout nga pala. Hindi ko pa na shoutout. And kasi, may mga sizes dito. Dito nakalagay yung mga sizes nung, ano, ng mga papel. Kaya feeling ko, ganito ata. So, susundin ko muna yung arrow ngayon. Yan. Tapos, A4, A5, ha? Huh? Ay, letter pala. Letter pala yung short band. Pause ka natin ngayon. Okay, so pag gagamitin nyo to, yun na yung na-ano natin ngayon, na-establish natin. Huwag nyong gagamitin yung printer na to sa gabi. Ewan ko may timing na printer. Mag-iwan kayo ng mga timing na printer dyan sa comments. Hindi nga ako sure. Okay, so yan. Na-scan siya. Successful. Very nice. So yun. Of course, in terms of pretty much everything, kung quality ang habol nyo sa isang printer, this is not your first option. Pero considering nga na all-in-one na siya, yung parang mukhang ano, may fax function siya if tingin nyo ma-take advantage nyo yun. For 5.5, sobrang sulit na ito para sa akin. Tapos meron nga siya yung function na ano, yung gusto mong is, anuin saglit, then dito, tapos dito niya iduluwa. Yung parang mga nasa malalaking printer, scanner,
sa mga bigating kumpanya. Parang ganun. Basta yun. So yun. And of course, dito nyo lalagay yung mayonnaise can nyo. And yeah, not bad. Alam ko, parang diyata ano yun yan eh. Vod boss. Ay, interested nga sa vacuum. So yun. Ewan, tignan ko na if may mga na-miss akong function dito na kayo. Buti na lang. Malupit ang case ko. Yes. Case to galing Rinke. Kaya, dito sponsored pero, ayun. Quizet yan. Diba? Ang pangat lang dito is hindi na lang pwede mong iwanan yung papel sa loob. So, every time na magpiprint ka, ayun, kailangan mong isaksak yung papel dito. Which is not cool. Sana parang nagawa nilang paraan para sa gilid na lang inaano yung papel. Wait, parang may slip dito. Feeling ko hindi mo yun maano eh. So, yun lang parang downside talaga na masabi ko dito so far. Not sure kung doon. Sa, hindi ko alam actually yung 35mm film na yan. Yung medyo makakapal na papel ba? Or ano ba yan? Na mag-copy ka perfect paper bills? Ay, we? Feeling ko yun dito. Kasi more on the budget side to eh. Yung feeling kong... mabigat na printer talaga. Yung mga nakita ko sa brother na worth 30k. Kung afford nyo yun, then good for you. Pero kung ina-budget ka, of course, kung gusto mo lahat ng function na kailangan mo nandun sa printer while not prioritizing quality, nandito na kayo. Canon E4270. May Wi-Fi function pa. Pwede nyong i-connect sa phone app nyo. Tapos, ay, may fax function nga. If yun lang naman yung habod nyo sa isang printer, di ba? Yan. May fax function nga siya. Ito yung display niya. Siguro, ano, diagonally 2.5 inches siguro to in display niya. Tapos may back. Ito yung, ano, pairing button niya. Yung menu button niya din is yung pairing button niya. Pasensya sa piyo. Of course, pwede nyong i-quick scan. Xerox pala. Ito, pwedeng colored or black. Tapos yung power button niya, ay, itong gusto nyong i-stop yung ginagawa nyo. Yung printing in process kung gusto nyo i-stop yon. Tapos, ito yung power button. Kapag off nyo, kailangan i-hold nyo siya. Yan. And yeah, that's it so far. Oh, siguro gagawa ko na update video para dito. Wait, ba't siya nagbiblink? Ayun, okay. So, yun. if may mga questions tayo dyan so far, ewan ko, na yun nga. Halos 2019 ata na-release tayo, if I'm not mistaken. Not sure. Anong, ewan ko, may mga kumpanya pa atang gumagamit ng mga fax. Ayun. film negatives yun before sumikat digital cams. Doon lang ako hindi sure. Ay, yung sinasabi kong ano, yung brother na printer ba? Ay, yung ano, mabasa yun. Ayun, kung naghanap kayo ng all-in-one na, para saan super affordable na yun, para sa all-in-one, yung function nga, may wifi na din, for 5-5, kung gusto nyo yun, yung link na dyan sa description. Ang ginawa ko din para sure, is chinat ko muna yung seller na ano, magsama sila ng receipt na kasama dito. Kasi madalas yung mga seller online, mapa-Shopee man yan o Lazada, if, lalo na kung electronics or gadgets, ayun sa piyok, pinipigil ako lang di umubot, naiiritang ako sa ubo ko. Actually, quick water break ako. Alam ko, mas nag-relate talaga Japanese, ano, facts. O yun, ewan ko, gano'n nata. Baka si Dream yung mga old, ano niya lang, parang gusto niyang gamitin, yung mga old films niya, gano'n. Ah, okay. So, nag-ano ko pala ng film photography ngayon. So, parang may gano'n ba na, ano? May gano'n pa pala. Ano sa film photography? So, yun. Again, if may mga questions nga po kayo,
Girl, I'll do my best to answer din mga kuya. Sabihin ako siguro mga 30 seconds. If wala akong makikitang tanong dyan, then move on tayo sa bonus unboxing natin for tonight. So, yun. Dumudulas talaga po ko. Ang bali ang pinag-asipang developing yung isang company. And that, ayun nga eh. Kaya ang lahat nga na mga ano, in-scan ko na yung mga old pictures namin. Old pictures nila mami at daddy, in-scan ko na. And ayun, ayoko mag-shadong get into that kasi mga umiyak pa ako eh. Ayun nyo naman yan din, diba? Nagbebenta sa ano? EOS 1D. Wait, ano ba yung 1D? Mark 3. Oh, hindi naman, hindi ako masyadong updated sa mga camera or most na mga tech. Ay, we, ito mukhang professional shit to ah. 8K? What? Oh, 8K? What? Saan? Ito si Chacho Moto. Medyo tulog siya. Ay, wait nga. Tignan sa lina kita. Ayan. Medyo tulog lang siya. Ito. Nang color at ano yung BW? Actually, hindi pa ako sure. Wait. Check ko nga ulit yung ano. Naka-shutdown naman siya. PG47. Actually, search ko ngayon kung magkano. And, take note, for home use lang. So, hindi ko ito madalas gagamitin. napiyok pa ako. PG47. 460. Oops, feeling ko nasa 500 siguro itong ano. CL57. At least yung ano, na-search ko dito sa Lazada. CL57, 879? Seryoso ka ba, bro? Wow, makachi. Makachi-kachi. So, wait nga. Kung magkano yung kanina. 460 plus 879. 1339 if magpapalit ka. Medyo makatsi pero yung parang ano ata to, matipid ata daw to sa ink. Magkakalaman tayo tungkol dun if matipid nga siya sa ink. So yun. Yeah, that's gonna do it for now. Move on na siguro tayo. Masyadong nagtagal to. Yung black and white 460 tapos yung ano ayun. Yung colored is 879. Nakita ko dito sa ano. Lang half sarap sa price ng ink. So yun, siguro tatabi ko muna nga to sa ngayon dito sa upuan na to. And mukhang mas marami nag-aabang sa bonus unboxing natin kumpara sa unboxing natin mismo. So gusto nyo magkaroon tayo ng chatcho review ngayon? Gusto nyo? Chacho review tayo ngayon mga kuya. Sino Gijan? Good evening din kay Pia. Thanks for tuning in. Raise of hand sa chacho review. hindi siya talaga humaharap ngayon eh. Pero hindi pa siya ngayon. Medyo paasa lang ako. Hindi pa ngayon yung chacho review natin. So for now, ay makita naman natin si chacho dito eh. Dito ka muna. Ah, dito. Walang po inaan sa kama. Dito ko na nga matulog sa kamay. Bro. Diyan ko nyo. Shit na dyan. Shit na. Shit na. Anin ko na itong vacuum cleaner. Ito inaabangan ng mga viewers natin. Chacho eh. In the house, abang sa vacuum. Very nice. Depende pa din kung sa quality din nung piniprint mo eh. So, dito na nga tayo sa Derma na siguro pwede ka nang babaan pala yung ano ngayon. Para masyadong mataas eh. So, yun.
So na yung unboxing knife ko. Nakuha yung unboxing knife ko. Naku po. Teka na. Isip ka. Naku, wala kakainin dyan. So yun, ito nga binili ko to for one vacuuming. First, affordable siya. 1.5 lang bili ko dito. Yung link nga nyan, nandyan din sa description. And as much as I want na yung cordless na, parang rechargeable na vacuum cleaner, hindi pasok sa budget eh. Actually, nahihiwa ba? nahahasa ba yung mga gatong kutsilyo? Walang kwentang unboxing knife yun. Wala kasi yung mga nap online sa Lazada yung mga pocket knife. Yung binibili, yung ano, pinang-unbox na mga professional unboxer. Hindi, gusto ko lang talaga mag-invest din sa magandang, ano. Ay, not sure. Nadyan pa ba si Kuya James, oh? Ito din ba yung nabili mo? Yung DX900 mismo? Huwag niyong gagawin yun, ha? Never cut towards yourself, mga kuya. Dising lakas sucking power. The suckage. Yes, yes, yes. I said suckage. Medyo gigil. Mapurl na yung knife na to. So, may masasuggest kayo, yung parang magagandang, ano, learn the hard way. Ba't nangyari sa'yo, Dreamon? Paanong, what happened when you cut towards yourself, bro? Pero nga, kung may masasuggest nga kayo na, ano, yung unboxing knife na, ano, ay, pocket knife na, yung maganda na talaga. As in, yung ano, parang ano yung quality. 1.5 ink namin. Wait, black and white na yun kay Moto. At DX700 and BC01. Mas malakas DX700. Wait. Wait ba? Ewan ko, hindi ko masyadong nag-research eh. Basta, kumano na lang ako eh. Ang iakakala ko may kinain kang plastic. Ano ba naman, may narinigan dito, natatapakan niya lang pala yung plastic na malaki. So, ito, 14,000 yung ano. Alamat ako na yung ano niya. Wait lang. Yung suckage power niya. Nasaan na yun? Nasaan? Nakita ko sa Shopee page na ito, 14,000 siya eh. Ano ba yung sa ano? DX700, Kuya James. Ara! So, hindi naman major yung nangyari sa'yo kay Dreamon. Ah, kaysa sa cordless na BC01. Actually, search ko na saglit. Nakurious ako sa BC01 na sinasabi ni Kuya James. Wait lang. Pakita ko na din sa inyo to, of course. VC01, diba? Ah, okay. So, worth 3K siya. 8,500 lang ang suckage power niya. So, ito, sa mga natataka, ito nga. Ito din yung shop. Ito yung official shop ng Derma sa Shopee. Yan. Ang Derma VC01. Cordless siya, rechargeable. Pero, 8,500 nga lang yung suckage power niya. Igil mo ako. Yan. So, kailangan tayo lapit na lapit eh. Ayan. So, 3K siya sa Shopee. Yes, suckage power. Yun talaga yung sinasabi ko. Ano yung pinakalakas ang sucking power? Bibili na makatamad ang magwalis. Search mo na lang. Ito, Derma 8 surgery. Actually, search na din natin ngayon. Yung parang siguro pinakamahal dito. Baka mamaya cordless pala pinakamahal eh, no? Ay, wait. Surprise. Cordless. Puro mahihina kasi ano ng mga cordless eh. Ito 6K cordless. Tapos ano lang. Nasaan na yung suckage power? Hindi na-indicate ang suckage power, bro. Bro, hindi talaga binabanggit ang suckage power.
Nope, hindi na-indicate dito. Pero yung pinakamahal na vacuum dito sa Derma, itong BC20. Feeling ko mababa lang yung sucking power neto sa cage. Ayan, ah, nag-focus ka agad ngayon na. Good job. And Derma BC20 Pro. 6K siya. Yes, te-testing ko mismo ngayong gabi to. And DX700 daw, okay na daw. Kay sabi ni Kuya James Su. Ah, may carpet, kaya nakatamad nga. Kasi malamang may mga fine dust na matitira sa carpet eh. Vacuum a bot? Ay, buy a vacuum bot. Ah, kala ko vacuum a bot. Bro. Medyo. Ito, so ito yung extension niya. If gusto nyo nang gamitin sa hig nyo. So, ayan. And ito na nga siya. Uy, wala lang kakainin sa mga ano na yan. Kukutusan kita. RTX voice na this watch. Pero ito nga siya. This is the DX900. Wow. Kakao mo eh. Yung parang ano. Parang baril sa Doom. Diba? Bro, I feel the power. Charot. Pero yan nga. Note, make sure properly secured the filter and the dust container to avoid installment failure. What? So ito, para may tape dito. Hindi ko na tanggalin yan para ma... Yung pala, hindi pala kailangan tanggalin yan eh, no? Oo. Yung tipong matutuwa ka na sa mga refrigerator, air conditioner, mga vacuum cleaner, kumpara sa dati natutuwa ka sa mga laruan. I mean, natutuwa pa din sa laruan ngayon. Pero tipong, ito na talaga yung nagpapangiti sa akin ngayon. Ayun, share ko lang. Ay, nako. And the European plug ata to. Itong mismong ano. Tama ba? European plug nga siya. Yung bilog. Tapos, ito yung ano, cup kung sa side nyo sa gagamitin. Parang shit. So, ito nga. Kapag gagamitin nyo sa hig. Ayan, diba? Very nice. Although, sana, alam kong budget lang siya na vacuum cleaner. Pero, sana huwag na silang gumamit ng glossy plastic, bro. Sobrang nakakairita. Kita nyo yan? The reflection ni. Madalis. Mabilis itong magagasgasan. Ito ding ilalim mo. Yun yung ironic eh. Ginawa pa nilang glossy plastic. Yung sa side sa sahig. I mean, yeah. May malilit na gulong dito. Pero, ba't nila gagawin naman na ano? Glossy plastic. Diba? Like, why? Why companies do this? Ganun bang kamahal kung ano? Gagawin yung matte finish yan? Or non-glossy finish? Pero yon. Pero hindi pang matagalan ng cord. Siguro bibigyan ng battery niya. Maybe, ayan nga. Ayan, siguro madali lang ma-replace. I'm not sure. Malalaman. Na in-unbox lalo na yung 40% off. Okay, siguro pag small room is like, hindi siya, ay, as in, for ano lang, mga small rooms nga, yung occasional na kung sinipag ka ma-vacuum ng side nyo, ganun. Ganun na yun, di ba? And the last one nasa box dito is yung nozzle. Tama ba? Okay, tama. Yung paggagamitin nyo sa mga maliliit na shit. Kunyari sa keyboard nyo, ganun. Or sa PC nyo. Okay, yung kit nyo. Ayan, tapos may mga bristles ba siya na ganyan? Kung gagamitin nyo, for example, maglilinis kayo ng keyboard nyo, ganun. Turn Sebs left until 20k. Pwede ko hindi ko na ma-appreciate yon since ano. Ewan ko. Ayun nga. Pwede ko hindi na. Ayoko din siguro mag-serial. Ayoko maging emotional ngayon. Yung parang ayokong i-celebrate yung birthday ko this year since. Ayun. First birthday nga na wala sila pareho. So, ayun.
Medyo sedge. Pero yun, try na na. Magsa-sound test din tayo ngayon. Ayun nga, mas madaling magasgasan kapag glossy. Something else in there. Here. You want a big ass cucumber or eggplant bur? Showing it. So ito, sound, medyo sound test din tayo ngayon. Actually, may mga speed ba dito? So ito, ito yung chamber na pagano ng mga dust and shits. Okay, so ganun lang siya. Tapos if i-filter out niya dito, sa part na to, tapos sigurado yun yung na-lock to, of course, ah. Kasi yun na. Naka-lock siya. Ang weird nung ginawa ko ngayon. Kung ngayon na yung... Ah, okay. So, ito yung switch niya sa baba. Yun lang siya. 1, 2. Akala ko may mga speeds pa. Pero yun, 1, 2 lang siya. Hindi kasi nasabing 1, 2 yung price, ah. As in, on-off lang pala. Ba't ko ba sinabi na 1, 2? As in, 1 lang yung speed niya talaga. Wala akong pagkain dito, ah. Hindi ako nag-unbox ng pagkain, ah. Akalata nito, nag-unbox ako ng pagkain, eh. Ayan. So, may sitip siya. Ayan. Alam ba nag-unbox ako ng pagkain, ha? Hmm? Akala akong compact talaga siya, pero, yeah, not bad. Piling ko, yung malakas nga talaga yung suckage power niya. Okay. Wala bang blower function to? Hindi ko pala, hindi ko inalam yan, no? Kung may blower function siya. So, yan. Quick sound test nga. Nanonood lang din. Pero nga, pakitry siya. Thanks for tuning in. So, wag niya din. Yung mga in-unbox ko ngayon, na nasa ka pupunta ngayon. So, may gaka dyan. Yung na-found out ko ngayong gabi so far, is yung Canon E4270 and itong Derma DX. So, ganyan pala paghahawak. Ang bobo. Ganyan pala. So, yung switch na dito. So, huwag nyo siyang gagamitin sa gabi. Kaya pala nagtataka ako, yung parang exhaust na to, ay nakatapat dito sa kamay. Like, ang stupid na. Pero ako pala yung stupid since ganyan pala hinahawakan. Para hindi nyo mahawak. Para hindi niya mahawakan, of course, yung exhaust part na to. Bro, doggy just chillin. So, yun. And mukhang malakas nga talaga ang suckage power niya. Actually, try natin dito. Medyo makapal din to na booklet, ah. Oh, kalma lang. Okay, so it managed to lift this booklet. Eh, medyo makapal-kapal din to, ah. Big brain move. Yeah, wala atang ano, eh. Anong ano yan, Sir Salino? Loading ano yan? Comments. Actually, try ko. May tatry ako. Try nga gano'ng kalakas yung suckage power niya nga. Tatry ko siguro. Phone. Poco X3. Kaya-kaya. Tingnan natin. Sensya pala, medyo mahaba din yung ano ko ngayon, eh. Ewan ko kung safe tong ginagawa ko, pero for science to. Wow. Okay, medyo impressed ako. So, ang weight ng Poco X3 Pro, wait lang, ah. For science. Tapos may case pa yan, ah. As in bulky case yan, ah. Yung naka-install dyan ngayon sa phone na yan. Unboxing to the extreme. So ang Poco X3 Pro is 215 grams. So ano ba yung pinakamabigat dito so far? Try ko. Wait lang. Buti nandito nga pala to. Can it lift a keyboard? Wait, gano'ng kabigat to?
Okay, so ito ngayong Royal Pledge na RK61. Nagkataon lang na nandito ngayon. Gawa mo video vacuum. Will it suck? Will it rip off your finger? Very nice suggestion kay Maltate. Do you even lift, bro? Ako, makukonsume ako sa iyo, ha? Patapusin mo lang ako sa ginagawa ko, ha? So, try natin siguro, ano? Gano'ng kabigat kaya to? Hindi ako sure. Basta keyboard. Of course, significantly heavier to kumpara sa smartphone. Will it lift, mga kuya? Ano? Guesses nyo in the chat ngayon. Will it lift? Yes or no lang? Hintayin ko muna yung mga sagot nyo. Will it lift a keyboard? That is the question. Yes daw kay Jester. 14,000 PA by measurement nung sa cage power. Basahin yung sa cage power niya, mga kuya. Over 9,000. Ngayon ko lang. O, ibang-iba. No, no daw kay Moto. Yes daw kay I don't know. Kay Malte. And from, yes din pala kay Potpot. Hell na daw. Kay Kuya Jamesu. So, may dalawang no tayo. Tatlong yes. Ay, hindi pala. Apat na yes. Apat na yes, dalawang no. So, feeling ko yes. Kaya ata. Feeling ko, ah. Try natin. So, ay, talagang dikit na dikit siya. Bro, no effort. Dumudulas lang siya since madulas nga to. Bro, no effort niyang na ano tong keyboard na to. The suckage power is real, bro. Yung aso naman po. Can it lift Chachu? Tingin niyo. Yes, sorry. Ay, nako. Pagtitrip pa lang kita ngayong gabi, Chacho, ah. no to malamis. Will it lift? Sa matatakotin to sa mga ganito nga pala. Tignan nyo. Huwag kayong maglalay. Hindi ko talaga gagawin. Tignan nyo, ha. Itabi nyo lang sa kanya, matatakot siya. Aba? Ay, mala. Usually kapag nag-vacuum ako dati, as in, tatakbo na siya palayo eh. Pero ngayon, hindi. Ano kaya heaviest thing na nandito ngayon? Can it lift my PC? Ayun nga eh. Anong hoy kayo dyan? Easy lang kayo, hindi ko talaga gagawin yan. Masara ulo. No dog was harmed in this live stream. Yes. Hindi ka talaga takot, ha? Di ba? Ay, wait. Maghanap lang ng heavy shit talaga dito, eh. Yung may flat surface, eh. Na pag-aanohan. Wait lang, ah. Kasi, may weights ako dito. 5-pound weights. Kasi, hindi naman flat siya. Kaya, di din maaano. Medyo madumi na nga din to. So, di ko alam. Can it lift a chair though? Let's find out. Ito, mag-add lang tong table na to. So, hindi ka natatry dito. Chacho, alis ka muna dyan. Iya ka muna. Napagana yung comments dyan. Can it lift a chair nga? Let's see. Buti na lang may upuan ako dito. Kala ko nahuhulog ang aking razor. Charot. Ito medyo duda na ako dito. Pero, ewan ko. Baka tapos kayo na. Ano? Oh, bilis, masagot nyo mga kuya. Can it lift a chair though? Shit. Uy, sara ulo ka, muntik pa. nah. It can't.
Try natin, Chacho. Pag ito, hanga-hanga na talaga ako. Pero no ang sagot ko dito, ah. No ang sagot ko. Yep, di na kaya. Kita nyo, ah. Mm. So, doon ang umihinto ang suckage power ng ito. Pero impressive, ah. Na-lift niya ang isang keyboard. So, reliable talaga ang suckage power niya. Kaya niya babuhatin sarili niya? Yes, it can lift, bro. Gusto mo makita ko. Sige, ayan. Ano nagagawin natin ngayon? Brave Chachu. Ano nagagawin natin ngayon, ha? Wait, nasaan yung baso ko? Ayun na, itsapon ko na ata yung paper cup ko nandito. Late night talks with Chacho. Suckage power. Yeah, that ass though. Nakikita nyo ba? Chacho, ano masabi mo para sa sarili mo? Mag-asalitain lang kita, saglit lang ha. Ano man sabi mo para sa sarili mo? Ano man sabi mo? Bilis, ano man sabi mo para sa sarili mo? Mag-vacuum ka kwarto. Eventually, ang foam niyan? Foam? Anong foam? Yes, gabi na nga po. Anong foam yun, Sir Salino? Can't reverse the airflow. No. Akala ko may parang blower function siya, pero apparently wala. Parang ano? Excuse? Alam ko parang, hello. Diba? Sexy voice. ASMR. Very niche. No, tuwan-tuwa talaga ako sa quality ng mic na to. As in, very nice. Although, ano, medyo nainggit ako sa, ano, bala ka dyan. Hi. Medyo nainggit nga ako sa function ng, ano, ano tawag nun? Yung HyperX Holocast since nagagawa niyang may tap to meet siya. As in, kung mag-add lang ako na function dito and mag-add ako siguro ng ano magkano kayo button kung ano. Tingin nyo if mag-add ng tap to meet function dito sa Razer Siren Mini, magkano kaya abutin? ASMR unboxing. Pwede since yan, ang ganda nga din ng mic na Itsu. So very niche. So, ito din pala yung ano. Yun nga. Ito nga yung... Actually, pakita ko pala pag ano siya. Yung fully shit siya. Do a podcast or some with your viewers. 3.1K easy kasi Razer. Oh, yung ano kasi, itong Siren 2.5. Yung... yung Solocast HyperX 3.1K or over that sa ibang... mga seller. Podcast? Actually, we'll see. Foam ng upuan. Vacuumin ko. Ganun. pero yun. Pakita ko actually sa inyo siya kapag ano, yung fully... Wait, nasa ko nalagay yung iPad? So, ito yung handle niya. Tapos sige natin ang itsura kapag ano. Actually, paano nga ba ito? Tatanggal ba to? Ang tatanggal ata siya. Nasa slide out ba? Ay, wait lang. Ah, okay. Aray, ang sakit mo. So, ganun. Tapos, isasot siya dito. Ang palabas na ito ay rated PG. Ay, pumasok. Sugatan mo pa nga ata ako ulit. Check ah. O, diba? Ang palabas na ito ay rated PG. This isn't even my final foam.
Ah, tapos pwede niyong gamitin to pang lock. Ah, okay. So, pag itong lever na to, di ba, pag wala yung handle, naka-lock siya dito. Tapos kapag naano na yung handle na to, ilalock niyo siya. Tama ba? Baka may masira ko pa. Tama ba? O, ganyan na lang ata siya. Ay, hindi. Feeling ko gaganon talaga. Yun. Okay. So, may lock pa siya. Lalock na ganun. Ayun. Simple and straightforward lang namang gamitin. Unboxings with Kuya Jello. And dinatanadyas yung haba nito eh. Ay, wait. May ganun pa siya. Wait. Iniikot. Okay. Iniikot ko to. Pero di ko na kung para saan. Ito. Tapos, kapag gagamitin nyo sa head, is ganito na lang siya. So, ganyan na lang siya. And, wait, nagaganan siya. Okay. So, ganyan. Tapos, lalak siya na ganyan. So, yan yung final form niya. Medyo mahaba-haba din. Natuwa. May isang nasak na ako papunta sa loob, mga kuya. Kita nyo yun, yung parang, oo. Itong itim na shit. Hindi nyo makikita yan, pero may isang nasak na ako. May nabiktima na tayo ngayong gabi. Yeah, it would be kind of cool kung may ano nga siya, blower function. Para di mag-sag or makalat yung wire. Ano yan? Oo, yun nga lang talaga. Ano, since wired nga siya. So, parang sinasacrifice mo talaga kapag ano eh. Kapag, tawag nun? Kapag cordless or wireless siya, is yung sa cage power, which is, for me, napakahalaga. So, yun. So, I don't mind na ano nga to. And of course, hindi din pasok sa budget ko yung ano, yung cordless. Since 3K to. Ito, 1.5 lang to. Half the price, double the suckage power. Kung mahalaga sa inyo ang suckage power, then dito na kayo. DX900, 1.5 nga lang. Yun. Mega ka lang dyan, chacho. Do not worry. Totoo lang ako. Ay, nako. Mga adult purchases na nga to. Share nga po sa ating 13 viewers. Hopefully, okay naman kayo dyan, mga kuya. So, wait. Paano kung sabang parang para madaling matanggal itong lock na to? Kung sa, medyo sapilitan to. Wait lang ah. Reset yan, ang hirap. At least alam mo na secure, di ba? So, yun yung handle niya, ito yung lock niya. Ayun, parang lever niya para pag ipapasok mo nga yung shit. Para mas okay nga pag ganyan eh. Feeling ko. Di ba? Ayan ako nang sahig, ganyan lang. So, yun. Nakakatuwa naman itso. Suck the chair na. Suck the chair talaga yung service. Actually, try natin linisin yung ano, yung upuan ngayon gamit ko. Pili ko ito yung gagamitin kapag sa mga carpet. Ay, hindi. Ito, pwede din ito sa mga carpet, of course. Pero ito ata yung parang ano. Ay, hindi, more sa mga keyboard to or mga desk to. Yung attachment na to. Well, try pa din natin, diba? pakatagal ng unboxing and review na to. Eh, enjoy niya naman. As in, binigyan daw talaga siya ng confidence. Diba sa Valorant, ano? Madalas, medyo ano siya, more support type kasi siya na ano eh, na player eh. And, yung Omen type, mga smokes. Pero ngayon, sugod na lang ala daw siya ng sugod dahil sa confidence na bigay sa kanya ng 144Hz. So, yun. Oh,
Okay. Ganun pala pinapakita ko sa inyo. Yung mga lint na nandito sa upuan na to, nasa sack niya nga. Very nice sa Cage Power, mga kuya. Ito, may mga na pala dito. Hindi ko dapat sa mga desk to. Kasi pag ganun ginagawa ko eh. So parang na ano yung ibang ano eh. So yun, ang dami ng mga lint na nasa loob nga neto. So, highly recommended for, ayun pala. Highly recommended for 1.5 mga kuya. May mga dust and lint na ano. Hope talaga next iPhone 90Hz. Well, we'll see. Shout out din kay Arian Gale. Yes, may na talaga ang sucking power, suckage power ng ano, ng cordless. Ayun nga eh. Yun kasi, yun din iniisip ko if safe ba siya gamitin sa loob ng computer. Like yung static and shit. May na mababasa ako sa mga forum na no problem daw. Like matagal na daw nilang ginagamit yung mga vacuum nila. Mga old vacuum pa yon. Sa mga pang legit panglinis na mga desktop PC. Pero yun, ewan ko kung sa sacrifice ko for science, tatry ko yung vacuum na to sa loob ng PC ko. Ewan ko, dadalawang isip talaga ako para dun. We'll see, siguro. Siguro feeling ko kung yung tip na to, yung attachment na to, feeling ko pwede. Like, ang delikado lang ata is if plastic mismo pantatouch mo. Ang plastic ba nag ano? O tama, ang parang natatransfer ba sa plastic ang static electricity? May maka-confirm ba dyan? Kasi pag natingin ka sa high refresh rate monitor, tas ayun, talagang ano, kahit 90Hz lang, sobrang laki ng difference. Talagang iba. Over 60Hz. Because of the fan bearing. Not sure dun. Not sure din kung paano yung pagkakagawa na ito. Pero yun. So that was the Derma DX900. Again, nabili ito. May na nagbabanggit nga. Ito, nabili ko for 1.9 nga to. Yung DX900. Tapos magkano ba yung ano? First, maka the phone. Yung DX700 na sinasabi na makakuya nga natin dyan. DX700. So, ito 14K yung sa cage power. Kasi ano lang naman siya eh. As in, ang compact niya. At least for me. and gagamitin ko lang naman siya siguro, ano? Once a week? Ganon. I'm not sure. Itong DX700. 1.7 pala. Mas mahal pala na konti. Mukhang mas ergonomic yung ano niya, bro. And then, 2K mula sa official shop ng Derma. Tapos ito, 3.2K sold. 2-in-1. So ito, mukhang mas maganda nga ata itong ano. I mean, sa itsura. Mukhang mas maganda talaga itong DX700. So, ito yung DX700, mga kuya. Ito nyo ba? Ayan yung DX700. Mukhang mas sulit ito, ha. Mas ergonomic yung handle niya kumpara dito. So, parang gusto kong i-return ito, ha. Eh, huwag ganun, mga kuya. Sama akong gali nun. So, gano'n ko lakas yung suckage power neto. Doon tayo magkakatalunan. Sensya sa piyok. Features. Hindi pinapakita ang suckage power. Ay, wait lang. Ang suckage power niya is 15K. So, feeling ko, dapat ata nandito dito na ako. Kasi 1.5, 1.7 tong ano, DX700. Dapat ito na lang talaga ata binili ko. Medyo fail lang kuya niya doon, pero wala eh. Ito na eh, nabili ko na eh. And 1.5 pa pala, bili ni Kuya James sa DX700 niya.
DX700, 1.5, very nice. Ah, 1450, very nice. Eh, 600 watts din nga ata to. Okay, medyo sisi ako, I admit. Naano kasi ako sa DX900 eh. Like, feeling ko yun yung pinakaano sa mga DX series nila na vacuum. So, yun, lesson learned, huwag nyo ibase sa taas ng number. Kunyari, DX700, older model, DX900, mas magandang model. Hindi pala ganun. That's not the case. So, yun. Pero yun, at least may maayos na ako na vacuum dito or may vacuum na ako mismo. May vacuum si Daddy kaso more on yung mga heavy duty stuff. As in yung parang may dala-dala pang bilog na ewan dun sa vacuum na binili niya dati. DX700 nakikita niya madala sa home bodies. Okay, kaya pala. Dapat pala humingman ako ng suggestion. Dapat pala tinanong ko muna si Kuya James so, bago ako bumili ng vacuum. Pero ito na tayo eh, di ba? Ito na tayo eh. Ito na tayo mga kaibigan. Ay, nako. Ano ang magagawa ngayon? Ito na nga. Pero at least yun, may maganda-ganda na akong printer ngayon. Itong ano. Actually, tanggal ko may attachment na to. And, maano ko ba to? Mahihigop niya kaya papalog tong mga lint and medyo may balahibo din ni Chacho. Sa upuan. Well, higupin mo na lang din. Refund din by DX700. Ang mahalaga, kaya niyang bumuot ng mechanical keyboard. Yes, yun yung mahalaga. Natutuwa talaga ako. Yung parang na-filter out yung mga ano. Yung mga lint, ganun. Natuwa lang talaga ako. Pero yun, using ko lang to. And siguro babalik muna sa box since wala din pa ako mapaglalagyan itong vacuum sa ngayon. Now, nagigilty naman akong ganun gagawin ko. Magre-refund ako, then bibili ako ng mas maganda since well, late ko na nga na-discover. So, yun. Ay, naku. Kuya. Kuya, kuya, kuya. Tama ba pagkabalik ko dito? Mamaya mali pala yung pagbalik ko dito sa box eh. Ah, okay. Pagalito, baliktad pala. Tama ba? What, bro? Hindi ako sure kung tama pagbalik ko dito sa box. Medyo nairita nga ako ngayon. Wait, may nasirang shit, bro. May nasirang styro. Ano yan? Yan, mali. Pero sa akin pa din, since 200 na lang i-add ko eh. Kanyan, mag-vacuum lalo pag nakikita mo madami na ikabok sa lobby. Yan nga eh. Ako. Bro, legit, di ko mabalik tong diptik na to. Arigato! Arigato. Uy, maraming sa subscription kay Sam Cruz. Much appreciated po. Bro, nairita ako. Hindi ko mabalik sa box. Ganyan ba? Okay, masyado tayong matatagalan ngayon kung ano yung pa to. Nabasin, ano na? Mga attachment niya, boom muna, ayan, pang attachment, yan muna, no, hindi pala, ito, ayan, basta malagay gumagana siya, ay nako, saka nabibalik,
Oh, tapos, saan na gusto mo ngayon? Yes, that was Sagiri kay Greymon. The perfect emoto. Tingin nyo. Wait, ito tayo mga plastic. Ayan. Baba, ito ata sa printer natin. Medyo malaka na yung mga plastic natin. Wait, saan to? Ah, sa printer din to. So, yan. Ay, naku, medyo magulo na ako agad sa kwarto na to. Ah, sige, gusto mo magpapansin? Sige, tara dito. Yes, I am man of culture, very much. Sumadi. Sandali kasi. Wala pa eh. Sadong hadali. Hadali siya eh. Medyo hadali. Maraming salamat po. Shoutout kay Dayun Simp. Dayun Simp. Elf girl is best. Para sa akin, hindi. Best girl is Yukino-chan from Origairu. Para sa akin. Hopefully okay pala. Ayusin ko lang yung RGB green LED sa ring. Ring na nakaano sa ano. Sa Razer Siren. Charot, ang galing ko na, ang pangit. Ay, nako. Pero may mga questions ba kayo so far? Alam mo kasi, ang komportable na ng upo mo na ganyan eh, alam mo. Hindi. Wham! Ay, nako. Diyan ka na lang, please. Ngayon ka lang papakita ng mukha sa mga ako, diba? May ikab pa. Very nice, diba? Pero yun, ang kalat, sobrang kalat ngayon dito sa kwarto. Wait lang. Basically, yung ano na to, na medyo nauusi ako. Kahit ang kalat na sa kwarto ko, nauusi pa din ako, syempre. Kala mo ba legit RGB? Kahit pa paano may nauto pala ako dun sa goma trick na yan. Naisip ako lang parang kasi may goma dito sa kwarto eh. Na ano. Ang pangat nung kissing face ka, diba? Ang pangit, nakakainis. Nairita ka. Sorry ah, ang pangit ah. Sorry na. Seryoso bro, my bed is like shit. Mukhang shit talaga yung kama ko ngayon. Mga ink. Pero ngayon, hindi na siya mukhang shit, diba? Ewan ko sa'yo. Ay, nako. Cool bed sheet daw. Thank you. Iba lang yung ano, yung tawag nun, yung kumot. Pero yun. Yeah, solid na X3 Pro. As in, ano, kahit yung most demanding game arc, Survival Evolved, eh, kayang-kaya. No problem at high settings. Medyo ano yung zero dito. So yan, medyo lalapit ako ng konti. Hindi makikita si Chachu pag ganun. So yan. Ano ba sasabi mo sa mga kakuya natin? Saan mas sasabi mo sa kanila, Chacho? Ano masasabi mo sa kanila? Ano masasabi mo? Ay, we, Arc sa Steam runs like garbage, we. Okay, I can, ito, pakita ko sigilot-sigil sa inyo. Tama ba, naka-download dito ngayon? Or tinanggal ko ba yung art dito? Ito nandito. Ay, natama nandito. Bastos ka!
Alam niyo yun, yung parang nararamdaman siya niya na may nakatapat na camera sa kanya. Bastos, di ba? Bastos ka, girl. Alam niyo yung kapag iniipan ko sa tinga. I mean, kahit naman siguro sino ma ayaw kapag iniipan sa tinga eh. Yung mga na yung buntot niya. Yung magagalit siya. Tignan niyo ha. Okay, maingay ka na. Tama na. So, ito nga. Para mapakita sa inyo saglit. So, ito yung video settings ngayon. Wait, resolution na ano pa pala yun. So, max out full player stats. Basta yan. Yan yung inano ngayon sa video settings sa ARC. Yan, epic. Wait, makita ko sa inyo. Mayos. Magkasin mag-reflectionist, bitch. Nag-reflectionist siya, mga kuya. O, basta yan. Ayan, naka-epic siya. And the resolution max. Yan, ano natin ngayon. Ay, ako'y hindi na kayo pagbiruan sa'yo, ha? Na, seryoso, hindi na kayo pagbiruan sa'yo. Umayos ka. Ayan, nahulog. Ano ba? Gusto mo ba sa kama? Wait nga, gusto niya ata sa kama. So, ito siya. Medyo nag-ano pa kaya, ano? Ay, wait. Mapakita ko ba na maayos to? Wait nga. Ikaw kasi! Let's go. Ay, bigat. So, chill-chill naman na siya sa kama. And, para mapakita sa inyo na maayos, dito sa huwag ka nang bumalik dyan. Pumunta ka na sa kama, kaya huwag hindi ka nababalik sa upuan na yan. Ilang taon na si Chacho? Ano siya? 10 years old. As in, oldies na talaga siya. Yan naman oldies na, no? Yung hirap na maglakad. Pero ang lifespan daw kasi ng Shih Tzu is, around 10 to 13 years daw. So, yun. Ay, hindi mo nagugusto. Hindi ko na. Ay, umalis ka na sa chair. Kaya, chair go here na. Sinasabi ko. So, yun, papakita ko din sa inyo yung performance ng ARC dito. ARC. Ito. Mic, lagay ko dyan. And, ayan, magulo yung dyan. So, yan. Yung nakikita yung mga PC ko ngayon. Parang pakita ko na maayos ang ARC. Medyo nag-reflectionist yung ano. Hindi pa nagpo-focus ngayon yung cam ko. Focus ka, please. Okay, so, kita nyo naman eh. Yan. Smooth naman siya. Although, stuck siya sa 30 FPS ngayon. Dahil hindi pa support. Yung parang hindi pa na-update ng ARC dito sa Android ang 60 FPS. So, 30 FPS to ngayon. Epic max resolution and kita nyo naman, is sa mood naman. Wait. Hindi ko ba din to? As in, nagda-download ako ng mga gantong games para itest sa mga itest yung performance nila. Wait. Wait nga, yung nata ako neto eh. Ako, huwag mo subukan. So, ayan. Yes, nasa tripod po yung webcam. Ay, hindi. Ako mabubwisit mo. Tumigil ka. So, ayan. Smooth naman ang sa Poco X3 Pro. Ako'y, talaga naman, ako'y magigigil. Gigil mo ako eh. No? Wait lang. Yung 815 order ako ng X3 Pro. So, shipping fee, hindi pa dumadating. Ay, my enjoyment, sir. Ay, wait, pero napakatagal na ata, ah. Ay, hindi, alam ko, sa era nyo ata, man, talaga. Sa era nyo ata, talaga maano, eh. Parang nabanggit nga ni sir, Ako, pagigigit mo ako. Sige. Ayan, up and close tayo sa mga kakuya. Tapos gagalitin kita.
ganyan, yung galit na yan, ganyan mo ako naiinis kapag nagre-record ako ng video o kaya nagla-livestream ako, eh bigla kang gaganon. Diba? I did nung early access pa way back at some... Ayun ba? Na-delete. Wala yung comment. So, yun. Ako, don't try me. Don't try me. Hindi kita papakainin ng isang araw. Diba? Talaga nga naman. Nga naman. Sassy girl din to eh. Diyan na lang. For some time and it hugs up. 17 gigs of RAM, bro. What? Eh, so yan. Yan nga nagpo-probe na heavily unoptimized nga daw ang ARK Survival Evolved. So yun. Yan, gusto niyo pa ba mag-talk-talk, mga kakuya? Actually, patayin ko yung ring light, yung... yung studio. Hindi na pwede dyan. Kasi, medyo na yung printer eh. Off ko lang yung saglit yung ano nga. Itong ilaw. So, yan. Tapos na pa yung unboxing part natin kung may mga sasali pa lang dyan. That's crazy. Very crazy. Charot. Charot. Ay, wait. Saan ba to? Oh, tama. Dito. Pero mataas. bibigyan ko din pala na kayo ng ano. Kasi, significantly smaller to sa kwarto na... O, yung parang mini office ko dati. As in, significantly smaller, mga kuya. Pero yan. So, yan. O, ano? Ano ngayon? Ang dami mo namang ano, chacho? Ako ay medyo maano din sa'yo. Bill Burr. Who's Bill Burr ba? Who's that? Adin Ross, kung kilala nyo yun, sa Twitch, panoorin yun. Nakakaliw din panoorin yun. Pero ano talaga ako sa quality na itong ano, talagang feeling ko, parang actually gusto kong bumili ng isa pang ganto for the reason na ano, although ayoko, masyado napagastos ko na itong buwan na to alone, and kailangan ko pang palaguin yung money ngayon. So yun, parang kunwari magi-keyboard test ganun. So yun, sus. That's what I like about him. Sobrang sus niya. Aran comedian si Bill Burr, hindi ko ano. I don't know him. Show ye. Okay na yung setup, literal na Kuya Kuya Jello. As in, sobrang ano lang ito. Ayusin ko pa nga yung kwarto na to eh. So since para na din sa mga nanonood ng live ngayon, bigyan ko kayo ng parang ano ngayon. Well, Dave Chappelle. Yes, I'm sus too. Yes. So wait, ayoko marorotate ko since medyo batak na din tong ano wire. So yun nga yung kama ko. Yeah, yun nga. May parang dresser na may salamin dyan, which is nakakatakot. So, dito ako nakaulo kapag natutulog. Kasi nung ano, yung kakaayos nga lang ng kwarto na to, dito ako nakaulo. Dito sa side na to. So, pag napapatingin ako sa salamin. So, dito ako umuulo. Very scary, mga kuya. Ako, hindi ko na pag... Actually, hindi ko pinanood eh. Ayun yung ba mga shiz? Ito yung parang dresser ko. Ring light, and basta mas magandang pakita ko to sa inyo sa ano dun sa kapag gagawa na talaga ako ng ano yung room updated room tour eh. So medyo may ano stuff came up, tapos babalik din tayo dun para mas maluwag dun sa main office dun. Main office sino? Main office pangit mo. Pero yun nga, shoutout nga ba sa ating 8 viewers na dyan pa din. Ngayon, hopefully na-enjoy nyo may unboxing ko kahit papano. And, ewan ko, siguro pag sinipagagawa ko ng full review na itong ano, yung printer, yung Canon E4 270.
Natuwa ngayon is kahit ganyan, napipick up niya ng loud and clear yung voice ko. Actually, ano yung kung hangayon? Ngayon is kahit ganyan, napipick up niya ng loud and clear yung voice. Diba? Pakinggan niya naman. I sound so sexy, mga kuya. kanina ko lang si Nerch, si Pacquiao pala, 42 na. So, siguro, last match na yung feeling ko mas maganda. And time to retire na din siguro. At least para sa akin. Bakit Moto? Why? Why the tirik emoji? Eh, hindi ka pa, natatamad pa akong So, kanina pumunta ang ibang relatives ko. And ever since ngayon nagka-problem is yung lahat kami naging paranoid na, which is understandable naman. Both ng parents ko wala na. And like, ang talaga motivation ko na lang ngayon kung ba't ginagawa ko to. Parang pinagugutom ko ng lakas and motivation ko is yung kapatid ko. Kasi siya na lang meron ako eh. Kaya, ayun. Ayun, pero ulitin ko ulit mga kuya. Sana mapagdasal niya yung kapatid ko kasi pwede ko kailangan niya talaga eh. Kasi sa amin dalawa, ako nagagawa ko pa to. Nakakausap na ako ng ibang tao. Siya talagang hirap siya talaga ngayon. So hopefully nga, pagdasal niyo siya mga kuya. Ilan talaga gusto ngayon, maging okay na yung kapatid ko. Yeah, dalawa lang kami, magkapatid po, kay Maltake. Balik mo, ulo mo sa kabila, tapos imagine mo na kaya. Buisit. No. No, madapaka. Pero yon ako naman, actually sa totoo lang ako, in my mind, kahit na yung feeling ko okay ako, is hindi ko pa din talaga tanggap na wala sila. Sa bilis din na nangyari. Kaya may mga gabi, may mga sleepless nights din ako. Kaya ayun. So, para nga sa inyo mga kuya, pwede yung gamiting lesson to. Or parang yung nangyari sa amin nga dito is magpa-vaccine na kayo. Yun lang. Huwag kang mag-alala, emoto. No kapatid sa labas. Ikaw, emoto nga eh. May healing is a process nga. So, ayun. Ngayon, baby steps nga. So, yun nga kayo pa paano, medyo... ayun, yung medyo okay na ako. Nagagawa ko na nga ito. Napag-record na ulit ako ng videos. Ayun, kasi binigay ko sa kapatid... Yun nga pala yung bigay mo na gamit. Gamot, Kuya James. So, binigay ko sa kapatid ko. Hindi ko alam kung iniinom niya. Pero, gabi-gabi kasi 3 to 4 a.m. na siya natutulog eh. So... ayun. Kasi ang napag-aralan ko psychology, ang grieving process ng isang tao, it can take from a month to 1 year. Hopefully, wag naman siya abutin ng ganon. Hopefully naman, wag gano. Yung eventually is, hindi ko siya minamadali of course, hindi ko siya pinipilit ganon. Hopefully nga sana, maging okay na siya. Hindi siya masyado matagalan nga sa pag-grieve niya. Kahit pa paano, sa yun, yung kaming dalawa magkapatid na nga lang, nainawang ko, talagang, ayun, kahit na sabihin nga natin na ganito ako is, hindi ko ba din talaga tanggap na nawala na nga sila.
yung hirap ngang ano tanggapin na ganon. Kasi ang bilis ng pangyayari eh. Nawala si daddy din after 2 weeks, si mami naman yung sumunod. Ayun. Yeah, maraming salamat, Maltic. Much appreciated, mga kuya, ang prayers niyo. Sobrang thank you, talaga. Meron sa amin nagpa-vaccine, sino ba kinabukas, hindi na siya makahinga. And 50 plus, we? Ewan ko, maraming ang, ano we, parang nagpapasinovac na, ayun, yung nagka-COVID ulit sila, pero, yung nalabanan nga, nung vaccine, nagawing severe siya, as in mild lang talaga, yung naging symptoms na nagpa-vaccine ng Sinovac na yon. Fighting kayo. Maraming salamat kay Jacob. Much appreciated. Yeah, so minsan depende sa tao, like iba-iba kasi yung ano ng ano, yung katawan ng tao, yung parang reaction nila sa vaccine. Lalo na parang hindi pa ganong ka-final. Feeling ko yun eh. Hindi pa ganong ka-final yung vaccine na ginawa nila. Medyo madalian eh. Kasi, yun yung kapatid ko, sinabi niya din sa akin na, ano siya, pharmacy, graduating na nga sana siya this year. Ang sabi niya sa akin is, ang vaccine daw, usually it takes 3 years. 3 to 5 years daw. Para, ayun nga, ma-develop and ma-ano. Yun yung turo sa kanila. Para yung fully effective ata yung vaccine. Parang ganon. Ewan ko. Ano ba pagkakaalam nyo? Lolo ko rin sino ba? Okay din siya. So, independent nga din sa ano eh. And patuloy nga lang. And prayers lang talaga sa kapatid ko. Ano? She likes 6-8 na kahit papano. Ayun. Anyway, may kukwento nga. If hindi nyo pa nakikita yun, yung parang, yung mamaya nagpo-post na doktor sa Facebook na, ayun, in-encourage nga yung mga tao na magpa-vaccine. Selling vaccines, luckily na na-apprehend sila. Pero buti naman, bro, like, magkano naman kaya singil nila kung gano'n. Alas, bingo-wingo sa duma. Fully vaccinated siya. O, ganun talaga. Pero ang ano nang, ano, is, hindi lalala yung symptoms mo if vaccinated ka. Most likely, ganun. Kasi ang effectiveness, efficacy, ng vaccine is up to 95%. Pinakamataas ata. If I'm not mistaken. Alam ko, ano ba yung ano? Para nagkakalagnat. AstraZeneca ata. Yung nakita kong meme na kapag AstraZeneca magkakalagnat nga. So, yun. Yun nga pala i-share ko sa inyo. So, yung isang ano na to, case, is isang 29-year-old na hindi siya vaccinated. Sobrang cloudy na ng lungs niya. Take note, 29 years old, not vaccinated, cloudy na, sobrang cloudy nung x-ray sa lungs niya, tapos for intubation na. As in, basta for intubation, ganong kalala na, severe na nga, unvaccinated yon. Tapos yung isa, take note ha, eto 78 years old, nakalimutan ko yung vaccine niya, basta vaccinated siya and mild yung symptoms niya. So ayun na din yung isang ano niya para ma-vaccinate kayo if hindi pa. Kasi kami dito, hindi daw kami ma-prioritize sa vaccination since kami magkapatid walang comorbidity. Parang yun yung pagkakaano sa amin, pagkakaano pala sa akin. Pero hopefully sana masingit kami. Kasi nakaka-paranoid nga. Kahit na ano, alam ko na after amuata makarecover sa COVID is may 60 days ka daw na immunity. Kahit na ba ganun is nakaka-paranoid nga. Sobrang ano, yung sobra yung nangyari sa amin dito. Kaya gusto ko yung vaccinated na kami ng kapatid ko. So, ayun. Doble ingat ng mga kuya kahit vaccinated kayo. Take note ah, parang ganito yan. Ang pangit ng analogy, it makes sense yung analogy na to. So, pasensya na lang sa mga, if this is not the best comparison neto. So, parang ganito yan eh.
It's like taking birth control pills sa babae, pero posible ka pa din mabuntis. Pero mataas yung chance na hindi ka mabuntis. Pero may maliit na chance pa din na mabubuntis ka, parang ganun. If nakipagtalik ka, unprotected sex. Tapos, kapag ano, ayun, yung vaccine, ayun, layer of protection lang yun, pero hindi 100%, eh, parang immune ka na sa COVID. Hindi siya ganun. So, take note nyo yun. Napakahalaga nun, mga kuya. So, yun. Alam ko, under 12 ata ang bawal magka, ano, hindi pa ata pwede magpa-vaccine. So, alam ko, pwede ka na. Multi-take, if I'm not mistaken. Nanghina rin ako kinabukasan after getting Sinovac, pero okay ka na din na ata. Kay Draymond. FYI, Sinovac at Sinopharm lang ang vaccines galing mismo sa COVID virus na inactive. Ay, paano yan? Kuya James, hindi ko tanano yan. Di rin na pinamama self-employed. Ay, hindi. Kasi kami magkapat, ang pinaprioritizing nila ngayon, dito, at least dito sa amin, is mga senior. For example, if diabetic ka, may high blood ka, ganun, ikaw unahin if may comorbidity ka. Yung parang mas mga vulnerable sa COVID, yun yung inuuna sa amin, which makes sense. Pero sana kahit papano. Ako kasi nagbabalak ng pumunta sa US, kundi next year, baka sa following year, 2023. Ayun, para sa maganda din, para sa aming magkapatid, yung pagsikapan ko yon. And ever since nawala si mami tsaka si daddy, yung parang gusto ko na ma-experience talaga. Gusto kong pumunta ng US, ma-experience yung mga food truck, authentic Japanese cuisine sa Japan, ganun. Like gusto kong, although ang hirap diba mag-travel ngayon, yun yung inisip ko. At least siguro kahit makapunta ako sa US, which is mas okay yung situation nata ng COVID doon, mas handled, ewan ko, not sure ngayon. Pero yun nga. So yun, mabilis lang ang vaccine sa COVID kasi meron tayong pang vaccine sa flu. Minomodify nila yan for COVID kaya mabilis na gawa. Okay, kaya pala. Yeah, prevention is better than a cure. So sa mga hindi pa vaccinated dyan, if may opportunity kayo para ma-vaccine, pa-vaccine na kagad kayo mga kuya. Please lang, please ko. Yung Astra Janssen is adenovirus from chimpanzees or guinea pigs sa vaccines natin. Pero, well, better than natin nga. Tapos nakikita ko yung mga parang ano, yung mga zombie apocalypse memes, like, yung kunyari, hindi, yung mga hindi nagpa-vaccine, may hawak na baril, tapos after 2 years, lahat ng mga vaccinated naging zombie, ganun. Meme lang yun ah, baka mamaya may ano, may mag-take seriously dun sinabi ko na yun. Pero yun nga eh. Kasi maraming salamat din kay Draymond, peace out, take care of course. Doble ingat lahat kayo mga kuya. A boxing plus science. Good evening sa inyo mga dudes. Medyo ano, Konyo Parechong. That points from the different tiers but people are dying so I can reset. So, yan nga. Ayan. Ako talaga, inisip ko lang talaga ngayon is ayun, yung parang kinabukasan namin magkapatid. Gusto ko mag-US eh. And, ayun, coincidentally, doon nakatira yung kapatid ni daddy. And, of course, doon ako mag-stay. Ayun. Sinashare ko na din mga gantong bagay nga sa inyo. Like, it's not like sinishare ko naman to sa 1,000 viewers, ewan ko kung ano. Ayun ako, pero yun nga. Yung siguro may, ano, may 11:30, medyo napapapikit na din ako ngayon is end na din tayo mga kuya. Natutuwa talaga ako sa, ano, Razer Siren Mini, like, kahit anong, kunyari, kahit bumubulong lang ako ng ganito, yung naririnig nyo pa din ako, diba? Like, kahit anong, kunyari, kahit bumubulong lang ako ng ganito, yung naririnig nyo pa din ako, diba? And, yun nga, please start
crystal clear pa din ang boses ko, mga kuya. So, yun, kunarin yung mag-echo inan ko kasi yung volume dito sa phone ko eh. So, yun. As in, sobrang kalat sa kwarto ko ngayon. I mean, mainly dahil nag-unbox ako ngayon lang. Pero yun. Yeah, parang hirap din na ano. Parang yung mga hospital din, parang hirap pagkatiwalaan. Ayun. Ay, parang mandatory nga ang tip eh, sa US eh. Hindi naman mga resto. As in, gusto ko lang yung mga ano. For example, Chick-fil-A, Popeyes, ganun. And yung mga food truck nga. Yung mga pinakamurang spot. Kung nanonood kayo ng Worth It BuzzFeed, yung pinakauna yung pinakamurang spot nila. For example, yung sa taco video nila. Yung mga gusto ko ma-experience sa US eh. Kasi kung meron man dito sa Pinas, eh, hindi ko pa na-experience yan. And bihira nga. For just getting vaccinated, digit ba yun? Not sure. Pero yun, nabanggit nga ni, ano, ni Malte. Actually, gusto ko na din mag-ano, yung kay Daddy. Pero, baka sabihin eh, sinisirang ko yung hospital, ganon. So, I'll just shut up about that for now. Ayun, take out, kahit yung ano, street food. Yung, ayoko naman yung street food talaga na ano. Pero yung mga food truck mo. Ito, for example, yung nga yung ano. Wait, ito, mapakita na sa inyo saglit. Tipping culture sa Amerika, average 15%, bro, really. O, kita nyo yun, ano lang, isang home lang, nalabas ka agad ako sa game. Ganong kalapit nga ang performance na X3 Pro. Ito na magiging main phone ko. Hindi naman madalas ako nagtitake ng pictures, so malamang ibebenta ko tong ano. Susunod na mga video natin, gagawa ko ng comparison na itong Tecno Common 17 Pro, Redmi Note 10 Pro, and netong X3 Pro nga. Ito yung sinasabi ko sa gusto kong ma-experience, mga kuya. As in, simpleng-simple lang. Hindi ko naano yung volume kasi baka may makapiright pa ako. Pero yung sa mga nanonood ng work, dito. Diba dito? Yan. Yan, ganyan. Mga food truck nga. Hindi, nasa gas station lang. Nasa ano lang kayo. Ayan, tapos ganyan. Mukhang napakasarap nga naman na gawa ng tacos. Wait lang. Yun, diba? Bro, look so good, bro. I mean, hindi ko trip yung may pineapple pero may nagpapalagay ng ganun. Tapos yun, $1.25 per taco lang. Gusto kong, ano, yung mga ganun culture na ganun. Ay, hindi naman culture. O, basta yung gusto kong ma-experience yun sa US, ganun. And talk to your loved ones. Doubly ingat. As in, siguro lumabas na lang kayo for groceries, ganun. Most naman siguro work from home ngayon. Doubly ingat, of course, sa mga job na hindi talaga kayo mapag-work from home. Understandable naman yun. Pero masabi ka natin sa inyo is doubly ingat nga talaga. Social distancing sa workplace, ganon. And yun nga. Puno yung Las Vegas Arena. Like, ano ba? Medyo na ano ako kanina kasi yung ibang ano din. For example, yung isang chapel nga, na at least yung mga nakikita ko, parang yung mga tumingin sa Facebook, nabubuisit din ako sa ano. Sabihin ko na lang, ano, winarak sila. Grabe, sobra naging meme yun. Pero at the same, nakakatawa, pero at the same time, nairita ka kasi, ganun pa siya, pero, di ko na lang ano yun. Basta yun.
Nag-kick pa kayo na all na lang. Na all na lang. Pero of course, double ingat pa din sa Rosalino. Iba talaga kasi kapag winarak eh. Ay, dobra nakakawalang gana. Ayun din, nakakawalang gana din tumira sa Pilipinas, no? Yeah. Lalo na yung mga recent na balita. Yung mga pinagtatanggol pa ni Dudes. Ni Dudes. Di ba? As much as possible, vague tayo dito. Pero gets yun naman siguro yung sinasabi ko, di ba? Actually, parang may malaking kulangot ako ngayon. Ewan ko paano ko nakuha sa unboxing na to. Pero mamaya ako gaganunin yan kapag ano. Yung as in solid na ganun. Na na pag-dial after ko. And again, 11:30 end na tayo mga kuya. Hindi. Ayun, sana maging ano na. So, alam na susunod na election. Or ewan ko. Kasi nagbago siya eh. Si Dut-Dut. Nung una okay naman. Tapos nung tumagal parang ano. Pwede ko nabulag ata ng pera. Ewan ko. Alam ko, yung parang nasa policy ng YouTube eh. Nabawal yun. About politics. So, yun. At least siguro dito sa mga mahabang live stream na ganito. Hindi naman siguro mapaflag yun. Pero doble ingat pa din tayo of course. At least we're not in. Sobrang nakakaan din. Kasi gera na dun eh. Grabe. Nasa yan? Pagdating sa usapan politics, nagiging vague lang talaga ako dito eh. Wow, kung makita nyo din yung desk ko, mapapawaw na lang kayo. Ay. Excuse. Ay, no. Sana hindi masyadong matagal nga, no? Kasi ay nabanggit nga sa akin na matagal-tagal daw yung ubo na to. Huwag naman sana 1 month. Nakakairita. It's crazy nga eh. Sana malang may balance talaga. Like, I feel ko may balance naman kung buong mundo. Pero dito sa Pilipinas, as in, di ba yin yung white, yung light, yang yung dark, di ba? Parang mas ano yung yang eh. As in yung yin, parang yung bilog na lang na maliit eh. Yun na lang yun eh. Feeling ko ganun sa Pilipinas eh. And we'll see. Wala nga sa report section eh. Ay, wait. Oo, lumalabas din kasi yun eh. Kapag nag-upload ako, yung parang pinapaalala yung mausapang politics ganun eh, off limits daw. At least kapag nagano, yun sa pag nag-upload nga ako ng videos. Glimmer of hope if maliwanagan yung utak ng mga tao and maano yung mga tamang tao. Maboto. Manalo yung mga tamang tao. Okay, basta na lang yan. No, yun. Kasi feeling ko, yung sa ano nga pala, isang babanggitin ko din, is parang hinahabulatan nila mga YouTubers para sa tax. Feeling ko hindi na yung magagawa ng BIR since unang-una, ang YouTube, under Google siya, or not sure, basta yung YouTube, nakabase siya sa US, nagbabayad, lahat kami mga YouTubers ngayon, automatically pinabawasan na yung sahod namin ng US, so doon na napupunta yung tax, parang doon na pa yung nagbabayad ng tax sa US, so walang karapatan ng BIR para kaltasan, yung parang hinahanap ko ang term, kaltasan yung sahod namin mga YouTubers, so patuloy lang tayo mga YouTubers. Huwag kayong maglala. Yung nagbabayad na tayo ng tax sa US. So, hindi nyo na kailangang problemahin yun. So, yun. Respiratory D3. Okay, saya. Noted ko yan. Much appreciated. Ay, hindi. 82 ko yata pagkakita ko dun. Yung genius na speaker. Yung ganyan. As in, ano lang talaga ako. Isko? Eh pagdating kasi sa usapang politics, like, go for the lesser evil. Ewan ko, yun din yung sabi sa akin ni Mami eh. Like, wala naman talagang mabuti talaga sa politika, ewan ko, not sure. Pero,
and vote for the lesser evil. Parang yun na lang magiging choice mo eh. If ganun talaga. So, yun. Well, ganyan-ganyan din ako dati. Nung, when I was your age din. Pero, ang kailangan din natin tanggapin na politics yan. Like, kahit anong mangyari, siguro unless nalang kung nasa Japan ka, na pag nagkaroon ng corruption case ang isang politician, magre-resign ka agad sa office. Legit. Nakakaingit. Mapapasana all ka nalang sa Japan, mga kuya. Hi. Ayun. Depende din siguro yun sa bansa eh. Napkin sa hardware? Ano? Kapanipaniwala? Ano? Ano, Sir Salino? Ano yun? Mabasahin nga, sa pagdating sa usapang politika, at least dito sa Pilipinas, vote for the lesser evil. Yun nalang masasabi ko. Ewan ko. So, hopefully, naliwanagan ang mga, ano, tawag nang mga ulo din ng mga Pinoy. Kasi parang napakadaming mga ano ngayon. Ayoko na nga lang. Medyo maging specific na tayo eh. I mean, patapos na din yung live. Ewan ko. Pero parang napakadaming mga dudus. Gets yan? Dudus. Dudus. Ayun. kaya, ewan ko. Ay, sayo na ako lang gana. Pero yun, 11:30 na mga kuya. So, siguro kung may mga pahabol dyan or ewan kung may sabihin kayo, sige. Tapos, ay, shoutout nga po kay Lois. Thanks for tuning in. Yes, glad to be back. Voldemort, countable. Kaya dapat maaga pa lang. Idril sa utang mga batang balis gawing major subject para seryoso, grabe. Puro clowns. Yun lang yung huling sabihin ko tungkol sa ano natin ngayon. Puro clowns. Yun lang sabihin ko talaga. But yeah, that's gonna do it for now mga kuya. Yun na din yung medyo napahaba tuloy yung usapan natin. Pero yun nga yung live unboxing and review ng Canon E4270 pati na din itong ano, Derma DX900 na vacuum. Charot nga kay Jacob. Wala na. Ayun ako. But yeah, that's gonna do it for now nga. Maraming salamat sa pagpanood. Ayun na din yung isang tumutulong sa akin mga kuya ko. Yung nakakausap ko lang kayo ngayon kahit na, ayun nga, chat nga. Laking tulong din sa nga sa sanity ko. Nabanggit ko na yung last live stream natin eh. Pero yun, pagbabay ko na din to. Tara dito. I win. But yeah, that's gonna do it for now mga kuya. Babay nga si Chachu. Babay mga kuya. Maraming salamat sa suporta. Sana patuloy na suporta pa din. Gamitin nyo ang Shopee Lazada affiliate link dyan sa description kapag bibili kayo online, and leaving a like is a huge help para sa videos ni kuya. O na, sige na, dito ko na sa cam. But yeah, that's gonna do it for now. Chachu. Ayun, sana ang pagdasal nyo yung kapatid ko mga kuya, na sana siya na lang tulad kayo naalala ko ngayon eh. So hopefully isama nyo siya lagi sa prayers, sa prayers nyo. Kasi kailangan niya eh. Parang sobrang nahihina siya ngayon eh. I mean, mentally. Physically, kumakain naman siya, okay siya. Mentally lang talaga eh. So, yun. I'm not sure sa next upload or stream. Basta update ko naman kayo eh. Kasi siya nga pala na late ako. 9 PM na ako napag-stream kahit 8 PM nakalagay. Nung in-schedule ko yung kanina, tapos maya-maya, inisip ko, 9 PM pa yung stream ko. Tapos nakapagdating ko, ayun nga pala, nag-schedule ako, 8. Napatingin ako, 8:30 na. 8 nga pala yung stream ko. So, yun. Maraming salamat, Moto.
Much appreciated. Yes, okay na yung mga sa mga latest videos ko. And kung nasa yung kung makikita nyo yung link ko kapag nasa phone kayo, basta okay na yung mga links dyan. Dapat diretso na sa either sa Shopee or Lazada app. I'm gonna give him life, yun nga. Feeling ko na so napasaya ko din naman siya doon sa ano 144 hertz na niregalo ko sa kanya. Okay na yung link dyan. And sa mga latest videos ko, as in yung mga siguro previous 20 videos ko, o siguro mas para sure yung mga last 10 videos ko, updated na yung link doon, yung Shopee and Lazada affiliate link ko. And yeah, that's gonna do it for now mga kuya. Maraming salamat nga. So always stay safe, di pa kayo vaccinated of course. Pa-vaccine na kayo, please lang. Tip pala, okay, sige. Ano yung tip mo kay, ano? Kay Maltake? Pero, so, natutuwa talaga sa Siren Mini. The sound quality is on point talaga mga kuya. Sige, sige lang. Ano ba yan? Sige, ano yung tip mo para kay Maltake? Yes, the unpaneling monitor niya yun dun sa Acer. Baka makatulong lang. Sige lang. Bro. Magandang video yan. If involved yan sa pagsama ng kapatid ko sa video, as in, yung isang video ko nga dati, yung kasama siya, as in, boses niya lang, pero di siya nakikita. Ay, maraming salamat din mga kuya. So yeah, that's gonna do it for now. Peace out. As always, stay safe. Hindi lang stay safe, double ingat nga kayo. As much as possible, huwag na talaga lumabas. Lumalala na, parang lumalala yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Pa-vaccine, if di pa kayo vaccinated, seryoso kahit tanong. Although, if you're someone like me na gusto mapunta sa US, hindi ang natanggap lang ata sa US, Pfizer, Moderna, Johnson ba? O basta yun? Basta hindi nila tinatanggap ang Sinovac and Sinopharm sa US, mga kuya. If I'm not mistaken, if pupunta kayo dun. Which is, plano ko, either next year or next 2 years. But yeah, peace out mo na, mga kuya. As always, stay safe kayo. And, ayun ba sa doble ingat? Vaccine. See you sa next video or stream. Update ko kayo dun, of course. Yeah. Peace na talaga.